welcome back to my YouTube channel. So for today's video, sabi ko nung unang vlog ko, mag-haul ako ng mga makeup from hakuyen shop. So yung araw na yon is ngayong araw na yon. Mag-haul na tayo ng mga makeup from hakuyen shop. Before anything else, ipapakita muna ako ng konting clips or ituturo muna kayo sa glit hakuyen shop. Diyan tayo pupunta. Papa. Papa yan eh, papa. Diyan tayo pupunta, nandiyan yung hakuyen shop. So ayun guys, on the way na tayo sa hakuyen shop. Eh, nakita ko na siya. Ayun ang hakuyen shop. Ayun guys, may pagkakas na ito. Ayun ang lipstick. Ayun ang lipstick. Brand is one up. Yung mga eyeshadows, mga lip gloss, eyeshadow ulit, lalo, lip tint, anong lip tint? Liquid eyeliner, or liquid contour, cream cheek, eyeshadow, ha? Cream cheek. Makeup party. May eyebrow coat. Eyeshadow stick. Anyway, eyebrow pencil. Ayan, mga parkina. Ubus na ko yung black. So, meron. Dark brown, light brown. Ito black, may brown. Ito yung dark brown. Ayan siya guys. Pa. Dito asa, brushy. Ayan, may brushy. Brush, brush, brush. Ito ang curler. Ang daming kinds of brush. Ang cute na ito, oh. Ang cute pink. Dito, hala, ang cute. Ang kitang pagka-pink niya, cheek brush. And then ito, powder brush. Foundation brush. Matibang kasi ang brush. Ayan pa. Ito yung usap sa libo sa Japan. Ayan. Ito yung matay. Ito yung kaluka. Ito yung kaluka. Ito yung kaluka. Ito yung kaluka. Ito candy cream. Ito yung lip cream po. Sarap mga dry lips. So yun guys, yun na nga yun, yung clips na namili ako ng hakuyen shop. So, without further ado, let's start the haul in 3, 2, 1. By the way guys, yung mga ipapakita ko ngayong, una kong ipapakita is mga nabili ko na noon pa na bukas na ngayon kasi nga, nagamit ko na. Yung muna yung unahin ko, yung mga nabili ko kahapon, ilalast ko na lang. So yun guys, ang first na i-haul natin is, hindi siya makeup, pero ginagamit natin siyang mga babae. Actually, hindi lang tayo, mga lalaki din, basta nagpapagawa ka ng coconut. So, ito siya. Enamel remover or cutic remover. Nabili ko to sa hakuyen shop, 100 yen. 45 pesos. 45 pesos siya. Ayan, bukas na nga siya, sabi ko nga, yung mga una kong mapapakita is mga nagamit ko na. I-haul ko. So, ayun guys, the next item is eyebrow shaver. Nabili ko to sa hakuyen shop 1 month ago na ata, mag-2 months. Nabili ko siya, nakapack na siya ng dalawa. So, hindi ko pa nagagamit tong blue kasi nga, yung pink muna yung ginagamit ko. Pero hanggang ngayon, matalim pa rin siya. Ito pa rin yung gamit ko eh. So, yun, maganda siya kasi may handle na rin siya. Tsaka, ang cute ng kulay niya, pastel. So, our next item is, ito. Nasa Pinas pa lang ako, ginagamit ko na to. As in, taon ko na tong ginagamit kasi nga, ang ganda niya. For dry lips talaga siya. Yo, ito ay ang Mentholatum Medicated Lipstick. So, para din siyang lipstick, pero white lang siya. Para siyang petroleum jelly na nakakorte ng lipstick. Bagay ito sa mga dry lips kasi ako, dry lips talaga ako. So, ginagamit ko siya araw-araw, 3 times a day, bago matulog, pagkagising, after kumain. Ginagamit ko to then, pag ginamit ko to after a minute or an hour, ayun, yung lips ko hindi na siya dry. Basta I recommend this for sa mga dry lips. Alam ko meron to dyan sa ano eh, Daiso dyan sa Pilipinas. Alam ko meron to eh, 88 pesos ata. Pero dito, 100 yen, 45 pesos lang. Next item is curler.
Alam ko, napakita ko na to sa una kong video, yung makeup grocery tutorial kineme. Napakita ko na to eh. Maganda rin to kasi nga, maangat talaga yung piling mata ko. Next is falsies! Falsies from Hakuyen Shop. Alam ko medyo mahal to compared dyan sa Philippines. Kasi alam ko sa Pilipinas, merong 10 pairs na 45 pesos. Tapos merong 1 pair pero 25 pesos. Ito 45 kasi isa. Pero 3D na siya. Maganda siya. Maganda siya. Para siyang natural pag nakakabit sa mata. So, tatlo lang ang falsies ko from Hakuyen Shop kasi meron pa akong isang dalawang set ng falsies na ilang pair yun na binili ko naman sa Don Quixote. Mamaya, i-haul ko rin yun kasabay ng mga nabili ko kahapon. By the way guys, yung i-haul ko ngayon, hindi lang pala Hakuyen Shop. Idadagdag ko rin yung mga nabili kong makeups from Don Quixote. Item is this one. Eyeliner. Black. Dalawang black and isang color red. And show red. Hindi ko alam ba't ko binili ito. Hindi ko talaga alam ba't ko binili ito kasi hindi naman ako pala gamit ng eyeliner. Pero ito kasi, kaya siya dalawa, liquid eyeliner kasi siya. Hindi siya yung bubuksan mo, itatap mong ganon, then yung ano tawag doon, liquid na liquid siya. Ito kasi hindi, parang pens na, parang color pen lang siya. Tapos yun, alam ko naman alam nyo to. Next one is brush from Your Glam, sexy and healthy makeup. Ayun, nabili ko to ng 200 yen Philippine money, 90 pesos to 100 pesos. Okay naman siyang ganda nung handle niya kasi nga, nakaka-social. Ito namang hairbrush niya, hindi siya ganun kanipis, and hindi rin siya ganun kakapal. Which is okay lang. Saka malambot siya kapag wind brush sa face. 200 yen. 90 to 100 pesos. Next item is eyebrow pencil. Yan, 2-in-1 na siya. Ito yung eyebrow, ito yung pencil niya. Then, ito yung brush. So, ito yung lagi kong ginagamit from Hakuyen Shop. Dati, yung from Philippines na Everbilena. Pero ngayon, pinalitan ko na ito. Mas gusto ko kasi nga, may curve na siya. Oh. May curve na siya. Yung sa ano kasi, yung sa Everbilena, patulis lang siya. So, mas parang mas maganda kung gamitin ito. Tsaka yung kulay. Gusto ko rin yung kulay niya. Next is white liquid eyeliner. Kung kanina meron tayong liquid pencil eyeliner, ngayon naman meron tayong white liquid eyeliner. Ginagamit ko ito dito sa baba ng mata ko. So, yun. Pero minsan yun. Ang ganda siya. Kasi nga, medyo glitter na siya. Ayan o. Next is falsies eyelash glue. So, ito, madikit siya, madikit. Para sa akin, mura na itong 45 pesos na false eyelashes glue. Kasi nga, yung nabibili ko dyan sa Pilipinas na maliit na kulay white is 65 or 85 pesos. Ito, 45 pesos pero malaki na siya. Tapos, ito yung brush niya. Brush talaga siya malambot. So, madali siyang ipahid sa falsies mo. Tsaka madikit. Tsaka marami ng laman, matagal na. Kailan ko bumili nito? A month ago na rin eh. So, ayun. Maganda siya. And next is eyeshadow primer. Wow, may primer sila. Nagulat din ako nung nakita ko. By the way, mga binilan ko pala itong mga makeup na to. Hindi lang isa. Kasi nung mga nakaraan, ito nga, di ba? Yung mga nabili kong mga na pinapakita kong to is bukas na. So, mga nagamit ko na siya. Hindi lang sa isang store ng Hakuyen Shop ko ito nabili. Iba-ibang store. Para siyang lotion. Ayun o, para siyang lotion. Nato mo talaga mga eyeshadow primer. Kasi hindi na ako nakagamit ng eyeshadow primer. Para siyang lotion lang. Tapos, wala siyang amoy. So, gagamitin ko naman tong mga to sa next video ko. So, next item is ang pinagmamalaki kong mascara! Alam ko, nakita niyo na to kasi nga nung first vlog ko, na ipagyabang ko na sa inyo to.
Ewan ko, gusto ko talaga itong mascara na to. Ang brand niya is Your Glam din ata. Gusto ko itong mascara na to kasi yung pilik mata ko, wala akong pilik mata eh. Hindi sa wala, manipis yung pilik mata ko. Pero kapag ginagamit ko to, ang haba ng pilik mata ko tsaka medyo kumakapal. Mura na to for me kasi nga ang mascara niya sa Pilipinas medyo mahal din eh. Kapag mura naman bumili ka ng mura is parang walang effect. So for me, recommended ko. Recommend ko to. Ayan. So ayun guys, ito yung mga lipstick na gustong-gusto ko na nabili ko rin sa Hakuyen Shop. Dalawang klase siya ng brand. Yung isa is Why Not. Ito Why Not. And then isa is AC Makeup Tokyo. So itong AC Makeup Tokyo, hindi ko ganong ginagamit kasi nga para siya mga pang dalaginding lang, mga possible na dalagita ganon. Itong isa hindi ko pa ganong nagagamit. Hindi ko pa siya ganong nagagamit as in. Hindi ko pa ganong nagagamit. Hihira kong gamitin tong mga to. Tsaka malambot yung texture niya. And the next one is Why Not. Ito, gustong-gusto ko talaga tong Why Not kasi nga yung korte niya is korte ng heart, which is nakukorte niya rin, parang nakukorte niya rin yung labi mo, tsaka ang gaganda ng kulay niya. So, ayan siya. Ito yung gamit kong lipstick sa video ngayon. Kasi ito, may pink, may maroon, ayan, iba-ibang kulay siya. Maganda siya, in fairness. And next one is, ito yung pinaka-excited talaga ako ipakita sa inyo. Kasi tuwan-tuwa ako sa mga kulay nitong mga to. Siguro hinahanap nyo rin to kanina pa, no? Ito yung eyeshadow. Ah! Wait, ito muna. Dito muna tayo sa dalawa. Meron itong eyeshadow na maliit. Maliit lang siya eh. Ayun, ang cute ng kulay niya kasi medyo glittery na siya. Diba? Tsaka yung mga kulay niya, unique. Pang teenager. Kinakit talaga ako sa mga kulay nito. Tapos itong isa, may brown. Ayun, kinaibahan niya may brown. Glittery din, pero may brown siya. Ito kasi, yung brown niya is medyo light. Ayun, glittery light. Ito naman, dark na dark. Wala siyang glitter. So yun, tuwan-tuwa ako kasi niya, ang cute-cute nila. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Ang ganda, no? Para sa akin, maganda siya. It's my own opinion, maganda siya. So, gusto ko tong eyeshadow na to kasi nga, ang gaganda rin ang kulay niya. Pero mo, 45 pesos, makakabili ka ng ganitong klaseng eyeshadow. Tapos sa Japan pa, made in Japan. Di ba? Ang ganda. Yan. Brand niya is Your Glam. Magaganda makeup ng Your Glam. Ayun, ang ganda niya. Ang gitna niya is medyo yellow. Basta ang ganda niya. Gusto ko siya. Hindi ko siya ganang ginagamit kasi nga. Parang ayoko siyang masira. So, ayun. Yun yung mga eyeshadow ko. Ayan. Actually, marami pang ibang klase ng eyeshadow eh. Kaso hindi ko binili kasi nga hindi ko type yung kulay. Ito lang yung mga eyeshadow na nagustuhan ko. Tapos, sa mga nabili ko kahapon, meron din akong biniling eyeshadow doon. So, ayun, next na nga. Ito na. So, ito na nga yung mga nabili natin kahapon. I-haul ko na. Pero bago yan, hi sa baby ko. Ado siya! Ay, ba! Ang cute-cute na itong asal ko. Ado. Ay, ba! Say hi to my vlog! Ay, gamay! Say hi to my vlog! Hello! Suplada siya. Pero alab ko to. So, ngayon yung next one natin is ito nga, yan, Daiso. So, next, ito na nga. So, ito na nga yung mga nabili ko kahapon. First item is itong cosmetic puff. Alam niyo naman siguro ito, cosmetic puff. Ito yung ginagamit sa mga liquid foundation, sa mga, liquid foundation and concealer yun. Napakamuto ko sa tingin ko, hindi ko maalala. Kasi may mga angle na siya. Hindi ko pa siya nabubuksan. Hindi ko pa rin siya natatry. Pero mukhang maganda na kasi malambot siya. Next, itong foundation puff. Ayan, meron ko sa Pinas. Pero mura na rin ito dito kasi nga, sa Pilipinas, alam ko mga 80 to 100 pesos ko yun. Minsan nga ata may 150 pa. So dito 45 pesos. Then, tingnan natin yung texture.
soft siya, para siyang marshmallow. Sarap kainin. Tapos pink pa, ang cute. So yan, ganyan mo yan dito. Ito. Next is eyeliner pencil. Eyeliner pencil. Black. Ano to? O, pencil na. Pencil na. Yung mga kalimitang pencil. Pero, hindi ko pa rin siya na matatry. Hindi ko pa siya na kikita. So, buksan ko na. Sige, tingnan natin. Tingnan natin kung anong isura niya. Kasi nga, yung isa kanina is liquid. So, ito naman. Ah. Ito siya makapal. So, try natin isin. Okay, ayan siya. Hindi siya ganun ka-black. So, kailangan mo pang kipahid ng maraming beses para maging black. Pero, masulat siya. In fairness, masulat siya. Saka, medyo makapal yung tip niya. May dumating, may dalang pa sa lubang. Macdo! Oh my God! Bakit siya bumili ng Macdo? Hindi ko alam why. Next is cuticle cup accessories. Cuticle cup accessories. Panggupit siya ng kilay. So, siguro, alam niyo naman siguro ito kung para saan ito. Sa kilay nga sa panggupit. Mahal ba siya? 45 pesos. Hindi ko alam kasi ngayon lang ako gagamit nito. Next is eyebrow mascara. Ayan. First time ko gagamit ng eyebrow mascara ng Yarglam and hindi ko sure kung ano ang texture niya and yung kulay niya kapag napahid na talaga siya. Next natin is itong pang contour. Pang contour siya. So, pwede siyang pang nose line. Pwede, pero pang contour talaga ito. Ayan. Pwede. Contour siya. Dalawang kulay lang siya. Isang white and brown. Next is powder foundation and oil control powder. So, makikita nyo naman to kapag ginamit ko. Next video ko. Gagamitin ko. Hindi ko pa rin natatry itong mga to. So, yun. Sa next video ko, try natin. Next is powder eyeshadow. Ganda, oh. Ganda ng kulay niya. Kulay rose gold siya. Feeling ko maganda to kapag ginamit na. Lakas makabata. Tapos next is bouncy highlighter. Highlighter na naman, sis. Oo, nahihilig ako sa highlighter. From your glam ulit. Ano, kulay rose gold din siya. Same sila. Same. Pero magkaiba lang sila. Ito kasi highlighter. Ito naman, powder eyeshadow. So, try din natin. So, next, ito yung sinasabi ko sa unang vlog ko na halagang 45 pesos lang, meron ka ng CC cream. Oh my God, may CC cream ka. Pero hindi ko alam kung maganda siya kasi hindi ko pa rin ito natatry. Pero sana maganda. Pero hindi ko alam kasi 100 yen lang naman siya. 45 pesos. So, yun. Try na lang natin siya. Pero at least, halagang 45 pesos may CC cream na ito. Pero hindi siya ganun kalaki. Maliit lang din siya. Ayan yung size na yan. Ganyan siya kaliit. Why not? Malay naman natin maganda. Try na lang. Next is, ito na yung nabili ko. Nabili kong palette ulit. Ayan. Eyeshadow palette. Nabili ko siya ng halagang 200 yen. Which is equivalent to 90 to 100 pesos. Magkaiba sila nito. Pareho sila, pero magkaiba sila ng kulay nito. Ito, 100 yen ko lang siyang nabili. Ito, 200 yen. Hindi ko alam kung bakit 200 yen ang price niya. Hindi ko rin type yung mga kulay. Kaya ko lang to binili is because of this color, orange. Dahil lang talaga dyan. Hindi ko alam. Pero hindi ko type yung mga kulay niya. Siguro dahil dito na sa orange, itong white, and then itong brown. Brown sila rin. Next is eyebrow powder. Yeah. Eyebrow powder means pang kilay, sis. Ayan, tatlong kulay na siya. Dark brown, light brown skin tone. Yun. Yun yung mga kulay niya. So, tatry ko din ito. Hindi ko rin alam kung maganda, pero parang maganda naman siya. Try na lang natin. Next is, ito na yung nanay. Ito. Ayan, yung nanay. Ang laki. Siya ay foundation brush. Masyadong malaki ba ito compared yun sa Pilipinas? Hindi ko sure kasi nga. Ay, magnanay, mag-ina. And last sa hakuyen shop haul natin is ang mga
brushes from your glam and Lujin Tokyo, Lujin Tokyo and Daiso Tokyo Girls Collection, which is meron ito. Oh, ganda, wait lang, mamaya na ito. Tapos itong brush, ito eyeshadow brush. Eyeshadow brush siya. Tapos ito naman, concealer brush. Then ito naman, duo eyeshadow. Dual na siya kasi pang eyeshadow, ito yung flat. Ayan yung flat na maliit. Tapos sa kabila is yung brush din siya ng eyeshadow, makapal naman siya. So, nabili ko to ng 200 yen. So, parang 100 yen din. Yun. So, yun. Ang next is, alam ko nakita nyo na to nung pinasal ko kayo sa Haken Shop. And ito siya. Brush na pink. Ang kitkit ng kulay niya. Actually, marami pa tong klase ng brush, diba nakita nyo? Pero, ito lang muna yung binili ko kasi nga, hindi ko naman gagamitin yung iba. So, ito muna yung binili ko. Itong brush na to, gustong-gusto ko talaga siya kasi ang ganda ng kulay. Ito rin, eyeshadow brush din siya. Ito, eyeshadow brush. Ito, gustong-gusto ko talaga yung kulay nito. Gustong-gusto ko yung, basta ang cute-cute niya. So, 200 yen ko siyang nabili. Then, try naman natin yung hairbrush. Ayan. Oh, soft siya. Ang sarap niya sa mukha. Ang lambot. Hindi siya yung typical na hairbrush. Hindi siya ganun kakapal. Fluffy siya. Fluffy. Oh. Hindi siya ganun kakapal. Hindi rin siya ganun kanipis. Parang katulad nito. Hindi ganun kakapal. Hindi rin ganun kanipis. Pero mas gusto ko yung texture nito. Kasi nga ang lambot. Siya friendly sa mukha. Ang sarap gamitin. So that's it for Haken Shop Makeup Haul. And ang next ko naman is yung from Don Quixote. Nabili ko sa Don Quixote na hindi naman to marami, pero makeup din siya. Ayan. Don Quixote. Don Quixote is a shop din dito sa Japan na iba't iba mabibili mo. May makeups, may grocery, may mga damit, may mga sapatos, may mga gamit sa bahay. Basta lahat nandun na. Tapos medyo mura. Pero mas mura pa rin talaga. Siyempre sa Haken Shop kasi nga 100 yen lang yun ang mga makeup. Sa Haken Shop kasi ang items doon is start from 100 yen hanggang 500 yen. May nakita ko 500 yen doon is yung ano, stuff toy. Yun, 500 yen. 250 pesos. So yun, sa Don Quixote kasi iba-iba naman ang price. Mahal lang mga makeup doon. So, yon ang first na i-haul ko sa inyo is itong solution. Solution ng contact lens. Pagdating ko dito sa Japan, ito agad yung hinanap ko. And sabi ko, alam ko meron sa Don Quixote noon. Yun nga, doon ko siya nabili. 500 yen ko siya nabili, which is equivalent to 250 pesos. Tapos, sa Pilipinas, magkano ba yung mga solution? 250 din, di ba? Pero malaki, 250 ml na. Ito 300 ml, pero parang ang liit niya. 250 ml sa Pilipinas. Yan po, diba? Kulay blue. Ito, 300 ml, 250 pesos lang. Next is falsies again. Ayan yung falsies. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi ako bumali ng ganun karaming falsies sa Haken Shop kasi nga meron pa akong mga falsies na from Don Quixote ko nabili. So, ito siya. Set na siya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pairs na siya. Nabili ko to ng, magkano ko ba nabili ko? 1,000 yen each, alam ko eh. Which is equivalent to 500 pesos each siya. So, ang mahal niya, diba? So, sayang naman kung di ko gagamitin. Nagamit ko na to once. Okay naman siya kasi kakulay siya ng hair ko. Tsaka para lang siyang natural. Pero hindi mo talaga siya ganong makikita na, hindi mo gano'ng talaga makikita na naka-falsies ka. Kasi nga, manipis lang siya. Kasi kakulay pa ng hair ko. Tapos, ito naman, ayan, nabawas na rin siya. Ito rin bawas na eh. Ayan, nabawasan ko na rin siya ng dalawa. So, ang style naman ito is makapal yung dulo. Natry ko na rin siya. Parang kahit makapal yung dulo niya, parang pang natural lang din siya. Hindi mo siya makikita na naka-falsies siya. So, yun, pang labas-labas. The next one is Super Gold Moisture Moisture Lotion. Unang kita ko dito, napashet, wow shit ako eh. Kasi nga, ang ganda niya. As in, gold na gold. Tapos nakikita niyo yan. Ayan o. Gumagalo yung mga goldies niya dyan sa loob. Natry ko na to
2 times. E tapos, parang hindi ako hiyang or siguro sa una lang yun na lumalabas yung mga tigyawat ko. Nagkakatigyawat ulit ako sa specialist sa noo. Siguro hindi ako pwede dito sa item na to, or siguro sa una palalabasin niya yung tigyawat mo. Pagka lagi mo siyang ginagamit, siguro mawawala yung tigyawat mo. Sa una, yun nga, lalabas mga tigyawat mo. Nabili ko nga pala itong Super Gold ng 1,000 yen. So, 500 pesos din siya. So, ang next is eyeshadow palette ulit. Ang dami ko ng eyeshadow palette. Ewan ko, kasi binili ko to. Nauna kong bilhin yung mga eyeshadow na haul ko na kanina. Pero ito, nabili ko kasi na nagandahan din ako sa kulay. Lalo dito, ang hinabol ko din kasi dito talaga, yung orange. Kasi yung kaninang orange na nabili ko is ito. Itong orange na to is medyo glittery. Nakikita niya ba? Ayan, medyo may glittery siya. Pero ito kasi, parang matte. Matte yung pagka-orange niya. As in, 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung matte. Tapos, yung may glittery niya is 4. Tapos, maganda yung combination nila kapag ginamit mo. So, ayun, naganda. Pero yung in-after ko talaga dito is yung orange. By the way, guys, nabili ko pala tong palette na to sa halagang 800 yen. Equivalent to 400 pesos. So, medyo pricey siya. Hindi ko alam kung bakit pricey. Kasi nga, magaganda nga naman yung mga kulay niya. And last but not the least, Don Quixote haul is cushion foundation. It's my first time to use a cushion foundation. At saka, nabili ko pala to ng 500 yen each, which is 250 pesos each. Hindi ko alam kung maganda. Pero sana maganda siya, para hindi naman sayang, diba? Dalawang kulay lang din naman siya, white and black, kaya binili namin. So, pagko-compare ko kung anong pinagkaiba nilang dalawa. So, yun guys, I will end this vlog. Sana na-enjoy nyo yung hakuyen shop haul natin. Alam kong hindi lahat ng makeup is naipakita ko sa inyo. So, yun guys, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please click the subscribe and the notification bell for you to be notified to my every video. So, yun guys, thank you for watching. See you in my next video. Bye!